Okay, ngayon, puntahan natin yung mga shrine malapit dito. Ito, fishing. Suri. Ito naman, New Year. Naka-focus natin. Yan. Ano yan? Art Club. Okay, eh. Yan, bundok. Oh, malapit sa bahay ko. Nakadakad lang tayo. Yeah. So, tinanong ko ibang mga Hapon kung ano ba religion nila. Sabi nila, mahirap sa kanilang sagutin. So, kasi bakit kayo nagsumasamba sa shrine tsaka sa mga Buddhist temple? Culture na ata nila yun. Yeah, meron din ditong shrine pero natatakot ako pasukin eh. Wala talaga silang religion. Parang sagot nila. Makulimlim ngayon, nasarap maglakad. Medyo nakakatakot. Napuntahan natin. Kanya-kanyang ano yan eh, meaning eh. Hindi ko alam ba't dito tinayo. Basta may mga istorya yan kung ba't dyan tinayo. Parang nasa ano siya, gubat. Ayan ang culture nila dito. Lipa tayo sa iba. Okay, sa banda rito merong ito, lawa. Masarap maglakad dito. Pag wala kang magawa. O, parang may festival dito ngayon. Hindi wala nung ibig sabihin nito eh. Siguro wag pumunta ang mga bata. Hihilahin ng palaka. O, ano ba to? Sign niya eh, na parang may shrine din siguro dito. Tapos meron siyang daanan paakyat. Alam, natatakot akong pasukin eh. Festival dito. Mamaya pang gabi siguro to. Lakad tayo. Kaya lang nakasarado. Asarado? Kung ano yung nasa loob niya, hindi ko alam. Parang bago ka magdasal, hilahin mo yung tali, tapos patutunogin mo yung bell. May palakpak pa yan eh, bago ka magdasal. Yung ibang shrine, meron ayan ng barya. Maghuhulog ka bago ka magdasal. Okay, punta tayo sa sunod. Ganito itsura ng ano, Buddhist temple nila dito. Bali, Buddhism to. Ngayon ata, Shintoism tawag nila eh. Yung mga sacred, ano, kanyari, puno, sinasamba nila. Ine-enclose nila sa tinatawag nilang shrine para ma-enclose dun yung power ng pinaniniwalaan lang sacred na bagay. Ito naman, Buddhist. So, ayun, Buddhism. May malaking bell. Pambuhay ata ng spirito yan. Ang maganda itong Buddhist temple. Oh. Yung difference ng Buddhist tsaka shrine. Ang Buddhist temple, lagi siyang may katabing libingan. Yan, ano yan? Buddhist temple yan. Yan. Mga... Okay, nasa likod ko yung ano to, malaking lumang puno. Hindi ko alam kung ano to eh, yung storya nito. Siguro kinidlatan to, tapos yung kinidlatan siguro ano, lumabas dun yung isa sa mga god nila, dyan sa loob ng puno na yan. Ganun siguro storya niya, no? Kaya naging sacred din yung puno na yan, siguro ganun. Lakarin pa natin tong temple na to. Pero puro libingan na ata yung nandun eh. Pero para may magandang view dun, kaya pupuntahan natin. Tura ng libingan sa Japan. Bahay daw na malapit sa gantong sementeryo, mura lang. Mura lang yung upa o kaya yung bili. Kasi parang malas daw sa kanila malapit sa libingan. Pero sa ibang tao, okay yun kasi syempre mura. Diba? Ako din eh. Huwag ka lang makakita ng multo. Pabalik na tayo. Sunod natin pupuntahan. Shrine naman. Sa taas ng bundok. Nagpahinga muna tayo.
Sarap din pala maglakad-lakad eh, no? Huwag ka daw magtatapon kasi mayroong matang nakatingin. Kaya kahit walang bantay, mauhuli ka pa rin. Yan ang ibig sabihin siguro. Dala na natin yung Ninja 1000. Ito yung palayan. Yan, palay. Ito rin yung dinadaan ko papuntang school. Fresh air. Dito sa area na to, maraming ano eh, yung tutubi. At dun sa school ko, nakita ka pa ng maliliit na laka. Pero kulay green. Green na green. Okay, bitag highway. Dati, botohan. Ganto lang. Magpo-post lang sila dyan sa area na yan. Di tulad sa atin sa Pinas. Pwede mag-post kung saan-saan. Dito, ganyan lang. So, dito tayo sa isang shrine. Sinasabi kong nasa taas ng bundok. Yan. Yan yung entrance ng shrine. So, maganda ng view dito. Yan. Yan yung entrance ng shrine. Tapos, ito ang laking puno nito. So, medyo nakakatakot. So, ayan, kailangan mong akyatin yan para makapunta ka dun sa heaven. Heaven. Heaven agad eh. Ayan, yung mga ganyang design dati, nakikita ko lang yun sa ano, palabas na Samurai X eh. Pero ngayon, eto na, nakikita ko na ng personal. So, aakyat tayo. So, ito na isang shrine. Ah. Likod ko, mayroong din maliit na shrine. O, shrine tawag dyan eh. Pagka mali, alam nyo, di sabihin nyo na lang. Bakit daw may mga ganyang maliliit na shrine? Para daw yan sa mga maliliit na ano, spirito. Kasi ginagalang nila yun eh, yung mga insekto, spirito nun, ginagalang nila. So, yan yung dasalan nila. Para sa mga maliliit na spirito. Mga maliliit na hayop, insekto, mga ganyan. Kaya naggagawa rin sila ng maliliit na ganyan. Kasi parang isipin mo, ba't gumagawa ng ganyan? Ano yun, may maliliit na hapon. Diwende. So, yun yung napag-alaman ko. Yung normal shrine nila, may event tulad ng New Year. Saan nila yan? Tapos, pupunta ulit sila dyan sa harap. Ito yung sinasabi kong kahon, lagayan ng pera yan. Ito yung tali. Hihilahin mo yan para tumunog yung bell. Lalagay ka ng pera dito. Yan. Sabi sa akin, bawat bariya, may meaning eh. Yung 5 piso nila, 5 piso, tuloy piso. Yung 5 yen na may butas yun eh, na bariya.
meaning daw ng pag hinulog mo dyan, nagdasal ka, meaning nun, parang makakamit ka ng bagong ano, tao na meaningful daw sa buhay mo. Parang friendship or pwede rin maging ano, karelasyon mo, mga ganyan. Basta may darating sa'yo. Or meaning, basta friendship, ganun, social. Ganun meaning nila. Ewan ko kung totoo yun yung sinabi sa akin eh. May ibang shrine na pag binuksan mo yan, makikita mo yung malalaking shrine dati nakita ko. Alam mo yung mga parang horror, yung loob. May carpet, tapos may mga priest na nagdadasal, nagtatambol dyan sa loob. Minsan parang creepy yung dating eh, pero ganun yung ano nila, yung loob niyan. Ngayon nakasarado eh. Ah, sarado? Okay, lumalakas yung hangin. Medyo nakakatakot na tayo nang bumaba. Ito palang basurahan na to. Di ko alam basurahan yan siguro. Dati kasi nung unang bumisita rito, di ganyan kapuno yan. Medyo sisilipin mo pa yung ilalim. Ang nakita ko sa ilalim, puro ano, manika. Yung mga Japanese doll. Di ko alam ano yung tinapon lang ba yung mga laruan o ano, ginawang alay dito sa may ritual na ginawa. Medyo creepy. Tapos ganyan pa yung lugar. Medyo natakot ako, tumakbo na lang ako. Ngayon, baka natabunan na yung mga manika dyan sa ilalim. O kaya baka naglakad na yun. Nabuhay sila ulit. So, tara na. Ito nga pala yung ating ninja. Ninja 1000. Pwede ka nang mag-park dito eh. Wala namang magnanakaw dyan eh. Ito yung gusto dito sa lugar ko. Ganda yung view, tahimik. Parang hindi usual na Japan na iniisip mo na puro high-tech. Meron sila dito ang sementeryo. Marami dito sa area na to na mga bahay na walang katao-tao. Ito, itong area na to, ano to? Marami nagja-jogging dito. Umaga. Tapos gilid niya, lake. Na maganda yung view dito. Alay sa gilid niya, gubat.
You know, drip car spotted. Ito yung kabilang side ng lake. Ah, ganda. Na festival sa kanila kaya lang puro bata. Tapos dito sa may taas dyan yung mga nagdadram. Oh, nandito tayo sa festival ngayon. Di ko alam kung anong festival tong pinasok ko eh. Pero maraming mga bata. Down. I've been a fool to myself. I thought that I could live for no one else. But now, through all the hurt and pain, it's time for me to respect the ones who love me more than anything. So with sadness in my heart. Oh, hey, night shot. Next naman tayo mag-grocery. So dito ako nag-grocery, guys. Yan. Para matesting na rin yung night shot ng video. Okay ba? Malinaw ba? Tapos dito tayo pa park. Dito natin pa-park yung ninja. Can't forget love and pride.